Nahuwakan ko naman kalab. Huh? Kuy, ginuukon ara. Oh, Diyos ko, Lord. Ayun, tignan niyo mga kalab. So ngayon makalab ay yung pispa namin makalab, yung mismong dike talaga dito ay may butas talaga. Alam, iwan ko kung bakit nabutas dahil ba yan sa laking tubig. Kaya ngayon ay yung butas naman makalab ay kaya natin para yung tubig na nasa sa mismong loob sa fish pond talaga ay para hindi makawala. So kuhukayan muna natin, tapos lalagyan din natin ng itong sako, lalagyan din natin ng lupa, putik, bago natin ilalagay sa butas makalab para hindi na lumabas yung tubig talaga. Medyo namasid-masid na namin ang dike namin dito sa fish pond namin. So napansin namin na meron po siyang talas. So normal lang po yan sa fish pond na meron talagang ganyan, at kapag may nakita ka ay kailangan mong agad-agad na matakpan ito. Tingnan nyo dito makalab, may butas talaga dyan po, yung lumabas po yung tubig. At dito naman sa kabila makalab, ayan po, may butas din, dito din lumalabas yung tubig. Dito natin huhukay yan sa gitna makalab, para dyan natin nilalagay yung mga sako na may lupa. Yan po yung tamang paraan makalab. Tanong kayo makalab na bakit may butas. Ang nakagawa nito makalab, yung crabs talaga mismo ay yung sumisira talaga sa dike. Kapag may butas na maliit talaga, kailangan talaga gawa ng solusyon talaga para hindi na mabas yung tubig sa fish pond. At ngayon makalab, ito na po yung nahukay ko. Ayan po yung butas. At inaabang ni Giselle doon makalab, baka may crabs na lumabas. Kasi sa garan nito makalab ay mayroon talagang crabs na lumabas kapag matabunan na po yung mga tinitirahan nila. May napansin po ako na crabs makalabin dito, scripted ha. Ayan po.
Kailangan talaga natin na ando yan. So, ngayon ay pinapasok talaga ni Francis yung medyo malaking butas dahil ang kagagawan niyan ay ang ano, alimango, hindi po yung hindi po kagagawan na yung yukay. Meron ba? Yun po, nag-aabang tayo at syempre andun din po si Giselle, inaabangan niya din po yung ano, kung meron bang crabs na lalabas dyan kasi parang connected kasi siya dyan sa bandang dito tapos dito din sa may fish pond. Bantay dabing ha. So kailangan talaga kunin yung crabs na nandyan kasi kung hindi mo siya kukunin eh mag-ano pa talaga siya, hanap ng lagim. Oo, huhukayin pa niya ng huhukayin. Pero 'di ba nagtaka din ako bakit kaya no, bakit parang ano talaga ng kanilang ano makalab yung kanilang sipit ba? Talagang ano siguro napakas tibay talaga kasi 'di ba? Nahirapan nga si Francis na gumamit ng pala tapos ang gamit lang ng mga crabs ay yung sipit lang nila. Eh, mahirap pa ba? Sobrang hirap. Ano ba? Meron wala? Meron ba? So, mahirapan akong kumuha. Bakit? Sobrang lalim. So medyo nahirapan si Franz dahil malalim po yung ano ng tirahan ng crabs. Ayan, talagang andun pa talaga sa kasulok-sulukan. So sa mga hindi taga fish pond, so wag niyo po itong gayahin na to dahil delikado po siya. Dahil maaaring kagatin ka po ng alimango. Magaling talaga siya sa mga ganyan mga crab. Tapos hindi siya natatakot sa alimango. Ang jowa kanya kasi is mukhang alimango. Parang nasanay na din siya. Hinuhukayan ni Francis ng medyo malaki para makuha talaga yung alimango. Talagang legit na meron talagang alimango na nakatera dyan. Kaninong alimango yun, Bi? Hindi yun sa atin, no? Sa labas din pala yun. Ayan talaga, sumisid talaga si Francis. Oh, ayan, sumisid pa. Sobrang lalim na talaga ng ano, bahay ng crabs. Just to die, tingnan nyo, pinasok na talaga ni Francis. Baka masipit ka, Bi. Meron ba? Ala, ayan. Alam mo na, ala. Yan, sabak. Ala, tingnan nyo, sabak daw. Kasi sabak, Bi. Yan, kauban. Bad day, love. Ala. Mag-asawa yan. Tingnan nyo, mga kalab. Asawa daw ng crabs. Mm-hmm. Sana all nagsama. Ayan, oh. Ala ka. Sabak daw. So, yan po yung kasama nung lalaki na alimango. Lalaki ba yun, Bi? Mm-hmm. Ayan, nakuha ni Francis. Buti nakita mo, Bi. Pero parang, yung ano niya binos malambot. Mm-hmm. Nagluno na. Mm-hmm. Nagluno. So ayan, dahil sabi nga ni Francis kanina na hindi niya na daw kukunin pero nakuha niya pa din yung isa kaya hindi siya nawala ng pag-asa. Ayan. Yun po. Oh. Yun po. Tara. Masa banda mo. Yan, abangan natin dahil parang ano may nakuha si Francis. Parang nakuha niya siguro. Meron ba? Oo. Uy mo. Yan makalap. Matagal natin ang hinahanap pero nandyan na pala sa kilid. Oh, di ba sinabi ko sino na nasa gilid?
Yan, so napansin ni Francis doon sa may gilid. Loko, ayan na! Loko, ang laki nga, Bino. Wala, tingnan nyo. Ayan na, may isa pa, Be. Wala. Wala, tingnan nyo, mga kalab. Oh, sobrang laki talaga. Tingnan nyo, mga kalab. Oh, nakuha na din ni Francis. So, yan po ang... Ano, mga kalab? Ano yan, Be? Ito po yung... Ito yung nagsira sa ating dike. Kailangan natin kunin kasi masayang naman baka mapunta sa iba. Baka may maglalagay dyan ng bubo. Kaya pala na ano niya mga kalab kasi sobrang laki kasi ng kanyang sipit. Tignan niyo. Pasko dike, kaya pala. So ayan mga kalab, sa wakas nakuha na din. Ayan B, may nagsasabi din kasi kung paano daw itali yung alimango. Turuan mo na lang din sila para malaman nila. Ito naman mga kalab ay ano, pang tali din to mga kalab. Pero nakadepende sa kanila. Depende yan sa kanila makalap kung ano yung gagamitin. Para sa amin makalap ito ay kapag wala kaming extra trade ay ito yung gagamitin namin, yung bagon sa Bisaya, bagon-bagon. Ito naman oh, ganito mo lang oh, iganon mo lang yung tali. Ganan, ay ganon, ipasok mo dito sa mismong hawakan niya. Tapos dito, kapag hindi ka pa marunong, iganon mo lang oh. Kung hindi ka pa marunong, ay iganon mo lang oh. Nga, ana. Nga, otro. Iganon mo lang. Tapos ito yung may lubid dito mo ilalagay dito sa paa mo. Ayan. Tapos ito naman ay hawakan mo dito para hindi ka makagat. Tapos ilagay mo dito yung lubid. Iganon mo lang. Iganon mo lang oh. Ayan. Tapos kailangan talaga mahigpit para hindi makawala. Okay. Ganun mo lang. Madali lang yan. Yan. Tapos. Okay na yan. Hugasan din natin oh, para makita ninyo. So ayan mga kalab, ito po yung ating crabs, oh, di ba? Pero may nag-comment doon B na hindi daw tayo marunong magtali ng alimango kasi hindi daw ganito. Kasi nakikita ko sa Facebook, yung lubid ay parang pinapatong sa ulo B. Ipapatong, yung tinatawag naman yan ay king crab. So i-explain po ni Francis, so i-explain mo ba kung ano talaga? Ano mga kalab, i-explain ko talaga sa inyo mga kalab kasi ako po mga kalab ay naglaki po ako talaga sa fish pan po talaga. At ito naman ay pula, sa Tagalog pa, Bisaya ni nga. Native ni native Bisaya nga almango. Di ni mudag ko nanira kadag ko mo timbang og tagmedia, city gramos no ibi. Yung king crab naman ay kailangan mo talaga talian mo dito. Iganon mo talaga nakita oh, ganun yun, binakita ganun, ko sa ano para hindi ma makawala. Para hindi maka ano na mamupo. Mamupo. Para hindi maano maano oh, yung ano sipit nila para hindi para matanggal. Matanggal oh. Iganon mo yan oh. Oh. Ito na. Oh. Iganon mo lang. Iganon. Kasi dito sa amin makalab ano, pambihira lang kung may king crab talaga dito kasi sa amin ay kunti na yung mga king crab dito, kunti na lang po yung natira. Pero ano kayo ibahan B, what if ganyan din yung pagtali sa crab na kahit hindi king crab? Wag na kasi ito naman makala, ito naman B ay ano, matagal po ito mawala yung mga sipit niya. Sipit niya, so parang mas matibay yung sipit ng native na alimango na pula kaysa sa king crab. Oo, totoo yun. Ah! Ito talaga, iba, malaki talaga yung kaibahan talaga. Kasi ito ay, ganun mo lang yung tali, hindi na yan makawala at hindi yan matanggal po yung sipit niya. Aha, yun lang pala mga kalab. Ngayon ko at, lang din alaman. At siyempre din mga kalab, kapag makahuli din kayo ng babae na ito na native sa Bisaya pa, Bisaya nga crabs, sa Nepula. So, dapat lalagyan mo ng tali dito kasi babae yan. Pag lalaki, okay lang yan. So, ayun mga kalab, ito na po, grabe. Nakakamangha talaga si Francis pero mas lalo akong namangha kasi meron siyang kaalaman sa crab na to. Pero kung sa mga iba dyan hindi sila sang-ayon, iba-iba po tayo ng paniniwala sa ating buhay. Nakadepende lang po yan kung sino yung ating unang napagsabihan, di ba? O yun lang. Kaya ngayon ko lang din nalaman mga kalab na kapag sa king crab daw mga kalab ay kailangan talaga siya dito siya dumaan. Talaga mas matiba yung sipit po ng native na alimango kaysa sa king crab. Kaya talaga sobrang laki talaga mga kalab no. Ayan. Siya lang pala talaga yung rason kung bakit may ano din diyan sa ano. Pa kasi grabe 'di ba? Meron din mga ano doon.
baka sa iba kay kasi andun pa. Oo, tapos meron pa kaming ibang itatalas mga kalab ni Francis, baka meron pang alibango doon. So ito pa din yung gagawin mga kalab na kailangan siyang hukayin talaga ng lupa para mas makuha talaga, kasi kung hindi siya kukunin talaga, talagang magdulot siya na maari na mawasak po yung fish pan. At ito din po yung asan yung isabi. Meron din po siyang asawa mga kalab. Ayun po yung babae. Ito naman mga kalab ay babae. Ayan po yung diba, parang siyang malambot bi. Oo, kaya malambot bi kasi naglulunok pa sa Bisaya pa. Nag-iilis ng ganito shield niya sa. Ay, so nagpapalit din, ha? Nagpapalit ng shield niya. Sure? Yeah. Sa babae lang ba 'yan nangyayari? Sa lalaki din kahit. Ah, so lahat ng crabs, oo, lahat ng crabs. Bakit sila kailangan magpalit? Kailangan magpalit para mas lumaki pa sila. Paano nila pinapalitan? Nag-order sila sa Shopee? Hindi. Nandiyan lang sila sa tubig, tapos kapag time talaga nila pumalit ng mga shield nila talaga dito sa mga sa ulo nila. Ay maglunog na sila. Oh my god, mga kalab. Ewan ko ba, ngayon ko lang din alaman mga kalab na pinapalitan din pala yung kanilang ano, pa rin sa tao na nagpapalit-palit ng damit, pero sa kanila mga kalab ay kaya po siya naglunog, kaya pala napansin ko na medyo may mga malambot kasi di ba nagpapalit-palit din sila ng ganito. Pero meron din pong mga iba na baka siguro hindi sila nagpalit kasi hindi naka-order, kasi di ba yung delivery man hindi nakapunta agad, kaya ayun. Basta yun mga kalab, ngayon ko lang din na patunayan mga kalab, ngayon ko lang din po nalaman. So yun mga kalab, dahil nakuha na po yung dalawang alimango at jackpot dahil dalawa po ang nakuha natin. So ngayon po ay ibabalik na po ang lupa na hinukayan. At syempre kapag napuno yan, yung sakong yan na may lupa ay ilalagay po dyan sa mismong medyo ilalim talaga mga kalab, at saka na din siya lalagyan din ng lupa. At talagang yung pag ano talaga is talaga sagad talaga mga kalab, no? Dito diba kanina meron po siyang umaagos na tubig. Meron pa siya mga kalab, no? O, meron pa siyang tubig na umaagos. Titingnan natin niya mamaya kapag medyo natapos-tapos na dito yung ano mga kalab, kapag ano na. So ayun po mga kalab, ipapasok na po ni Francis. Hawa ko na sumubuto. So ihulog mo yan. O, ayan. So medyo mas ilalim talaga, isasagad-sagad yan. Ito lang naman ang ibabalik natin. So ang gagawin lang naman ay dadagdagan lang po ng mga lupa. So dyan po kumuha si Francis ng lupa para medyo malalim-lalim lang din yung fish pad natin dyan. Dito ay ilalagay. Ito naman mga kalab ay tinablia. O ayan, square po siya mga kalab, no? O ayan. So ayan mga kalab, natapos na po ni Francis na lagyan po ng mga putik. Ayan, so ayan medyo matitigas siya mga kalab. So tsaka na din po siya, ilalagay po yung mga lupa na dyan po galing sa may ano talaga na hinuhukayan niya. At dito din, wait lang be. Tignan nyo po dito mga kalab, as you can see, wala na po siyang ano mga kalab, umaagos. So tignan nyo mga kalab, di ba? Sinasabi ko sa inyo na wala nang umaagos kapag natakpan na siya ng mga lupa. So ayun makalab, nandito na tayo sa gitna makalab, tatlong butas pa yung tatatalasan natin makalab, at itatry din natin makalab, baka may crabs sa loob makalab, itatry lang natin. Hindi imposible makalab kung walang crabs na mahuhuli natin kasi sila po yung nagbubutas, kaya nabutas yung ating fish pan. Isilipin natin dito makalab kung saan na yung butas talaga. Ayan po yung butas makalab, malaki. Ayan po, ayan. Malali. So ito po yung ano mga kalab, o nagtatalas. Ayan, tignan po, di ba may tubig na umaagos papunta doon sa ilog. So ayan ay konektado pa din dyan mga kalab sa fish pan. At kung yan ay hahayaan lang, eh baka mawasak yung diet namin dito. May crabs daw makalab. Ano po do? Na meron talagang alimango makalab. Ayan, oh di ba? Ayan. Oh, meron talagang crabs makalab. Ibabalik natin kasi bakla. Iisabi mo sa kanila. Ibabalik natin makalab kasi may panahon pa nga malaki pa talaga sa lumalaki. Thank you.
Makalab, dito na po magtatapos ang aming vlog at maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng vlog na ito at pasensya dahil ito lang po yung buhay na maipakita namin sa inyo. Ito lang po yung vlog na maipakita sa inyo, itong life talaga namin ni Francis, kung sino kami at sino siya at sino tayong lahat. So ayan makalab, maraming salamat po sa lahat po ng nanood at syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang friendly love team nagsasabi, dapat love lang. Sagado